Celine! Margot. Celine, thank you kagabi, ha? Thank you sa pagligtas mo sa amin ni Ethan. Wala yun. Ano bang balak mo, Margot? Hindi naman pwedeng habang buhay kami magpanggap ni Ethan, di ba? Alam kong hassle. Pero don't worry, hindi to permanente. Okay lang sa'yo na may pinapakilalang ibang girlfriend si Ethan? Celine, okay lang. Hindi ka naman iba eh. Parang tayong magkapatid. We're sisters. May problema ba? Hindi, wala. Away kasi kami ni Nanay kagabi. Nalaman niya kasi na magkasama tayo. I'm so sorry. Hindi, okay lang. Hindi mo naman yun kasalanan eh. Nalulungkot lang ako kasi ngayon ko lang nakita si Nanay na ganun kagalit sa akin. Oh, tulala ka na naman dyan dahil nag-away kayo ni Celine. Di ka na kasi alam ang gagawin ko eh. Kasi tayo parang lalo kong pinipilit na lumayo si Celine kay Beatrice, parang lalo naman lumalayo yung loob sa akin ng anak ko. Ay, masama pa ako yun, ha? Kailan mo naman naging masama yung ipaglaban mo yung mahal mo? Naramdam ko lang kasi minsan parang naging makasarili ko. Kasi hindi ka nabibigay kay Celine yung dapat na buhay na meron siya, di ba? Pero ano naman ang gagawin ko? Hindi ko naman kayang ipamigay yung anak ko, di ba? Hindi ko naman kayang mawala siya sa piling ko. Girlfriend ko eh. Ay! Sige. Tapos na ba yung classes ninyo? Mm-mm. Sakto. Mag-lunch tayo, tara. Ay, ako. Hindi kailangan ko pa mag-aral. Kayo na lang. Sige na, please. Please. Tara. Let's go. Sige na nga. Libre niyo ako, ah. Oo naman. Talaga. Tara.